ito na mga sadik yung maisa natin. Yan, yung mga sadik hanggang doon, yung dulong yan. Yan, kita nyo yan. Doon pa, paikutin natin. Ayan. Ayun, pag-aalaga pa rin itong mga sadik. 1 to 3 months inaabot. Usually, 3 buwan lang, meron ka ng kikitain. So, sa mga dadaan po ng mga lapas tarlac dito, meron ditong Korean Bragg Passion. Maraming bag sa loob. Tapos, may sale sila ngayon na 50% discount. Actually, yung mga bag nila ngayon dyan, papakita ko sa inyo, is medyo mabababa na siya. So, pag nagkaroon pa silang discount na 50%, mas mababa pa yung may bibigay nila sa'yo. Kaya ito yung isa sa pinaka nakakatuwa, lalo po yung mga pamilya or magpipinsan na pag-uwi sa mga probinsya is yan, sama-sama. Mas simple, mas masaya. Kaya tignan natin kung ano mga pagkain natin doon. Dadaan po ng mga lapas tarlac dito. Meron ditong Korean Bragg Passion. Maraming bag sa loob. Tapos may sale sila ngayon na 50% discount. Meron pa yun sa likod mga sadik dito, banda. May mga presyo na rin siya at may discounted rin sila ngayon. So akit na tayo. Time check 3 o'clock. So update lang tayo mga sadik at nandito na tayo ngayon sa Quezon after ng 4 hours na biyahe at wait lang natin yung mga susundo sa atin. Tomorrow. So what's up mga sadik, Tom TV is in the house again at ngayong araw na ito ay araw ng mga Santiago's family dahil ito mga pagkakataon na to, ganito lang sila nagtitipon-tipon at sobrang saya kasi nga pag kumakita nyo lahat ng magpipinsan is dito nagluluto sabay-sabay at saka din ang sabay-sabay. So minsan lang kasi mangyayari to pag may mga occasion lang o kaya holiday, so hindi na pinapalagpas. Kaya ito yung isa sa pinaka nakakatuwa, lalo po yung mga pamilya or magpipinsan na pag-uwi sa mga probinsya is yan, sama-sama. Mas simple, mas masaya. Kaya tignan natin kung ano mga pagkain natin doon. Let's go. At start na tayong kumain. Okay, matigulo tayo. One eternity later.
So what's up mga sadik, Tom TV is in the house again. At gaya nga ng sinabi ko, pupuntahan natin yung taniman ng palay at mais. So ngayon, ang tinanim kasi natin is yung mais. Kaya kagaya niya mga yan, dadaanan natin. At yan, para mga ganito. Pero hindi ito yung ano natin, yung tinataniman natin. Ito rin dinadaanan natin ngayon. So ngayong ano to, ngayong month na to is nagmais. Kasi pag after na itong mais na to is palay naman. Usually tinatanim doon yung palay is yung malapit na magtag-ulan. Kasi mas kailangan ng palay yung tubig. Unlike sa mais. So kasama ko ngayon si Kuya Max. Yeah, Kuya Max. So ito yung supply ng tubig. Yan yeah. Pating mo to. Medyo malayo yari lalakarin mga. So dito sila kumpuan tubig. Tapos may motor doon yung pinakita ko sa inyo kanina, para spread lahat yung tubig dito. Yan. So ngayon dito nakatanim is yung palay, mga binhi. Wait. Tignan yung tutuloy. Mga sadik, parang delikadong tumuwi dito. Yeah. Yung tinuray natin. So ito yung mga talong. Yung mga talong, mga sadik. Tignan nyo kung gaano ka laki kalawak yung taniman ng talong dito. Yan. Kakainan. Kuya Max, ang bilis. Buti na. Ang bilis ni Kuya Max. Kita niya yung mga sadik. Yung maisa na yan. Ganto ang puno ng mais. Yan. Medyo mataas na siya. Oh, ito na mga sadik yung maisa natin. Usually ano to, mga nasa 1.5 hectares tong maisa natin. Mga nasa ano na to eh, dalawang buwan na lang daw is kukuhain na nila, aanihin na. Medyo matataas na yung puno ng mais. Tapos after nito, bigasan naman. Init. Yan, mga sadik, hanggang doon, yung dulong yan. Yan, kita nyo yan. Doon pa, paikutin natin. Ayan. Yun nga pala mga sadik, itong tanim natin na mais is pids siya. Medyo mahal lang kasi yung binhi ng yellow corn. So, dito tayo sa, ano, sa isang option, yung pang pids lang. At advantage rin kasi na itong pang feeds is volume siyang kinukuha ng sa market. At sa mga nagtatanong naman kung magkano yung kitaan dito sa mais, nasa almost 70 to 100% talaga yung pwedeng kitain na tubo dito sa mais. Depende yan sa klima ng panahon, kung hindi ba bagyo or mababaha yung bukirin mo. Kaya yun lang kalaban talaga. At sana naman ito, wish lang natin is maging maayos yung tanim na to at hindi siya mabagyo. So ayun, almost 70 to 100% yung kita dito. At for example, ang puhunan mo is 50,000. So alam nyo na 100% yung tubo mo. So pwede siyang maging 100,000. So sana maging ganon. At pag-pray natin na maging maayos tong tanim natin. So nagmadali lang tayo kasi baka abutan tayo ng ulan. Kanina sobrang init, ngayon naman pumapatak na yung ulan. Umulan man o umaraw, kagaya ngayon, umuulan, sobrang hirap ng ginagawa nila mga sadik. Siguro wala mag-aaksayan na tao na hindi kainin o ubusin yung bawat buti na nasa pinggan nila. Kaya sana maging aware din tayo at maging concerned tayo sa lahat ng kinakain natin. Yung tama lang yung kukuhain natin, huwag sana natin lalabisan para at least walang nasasayang na butil na o pagkain sa plato natin. Update ko na lang kayo pag nasa bahay na tayo mga sadik kasi medyo dumalakas yung patak ng ulan eh. So let's go.
Yeah. Yeah.